Pandemya. Ayon sa Red Cross, ito ay isang malawakang pagkakahawa-hawa ng isang sakit na nakakaapekto sa maraming tao dito sa ating bansa at sa buong mundo at mabilis na kumakalat. Ito ay nagdudulot ng malaking pagbabago, lalong-lalo na sa ating lipunan at sa sistema ng edukasyon. Lubos itong nagpapahirap sa atin, ngunit bilang isang matatag na Pilipino, lalaban tayo. Ako nga pala si May Teresa Costes Grecia ng Osias Kabakan, Cotabato. 34 years old, nagtuturo sa Kabakan Pilot Central School. Ang mga inihanda namin preparasyon para sa darating na pasukan ngayong taong 2020-2021 ay ang paggawa ng module or reproduction of modules. Nag-print kami, gagaya ng mga nandito sa likuran ko, mga printed modules, prepare namin ito para sa darating na pasukan ay gagamitin ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Situation namin noon is nakakausap namin, na-explain namin mabuti sa mga bata ang lesson namin. Samantalang ngayon, ang mga magulang na ang magtuturo sa kanila sa bahay, gumagawa na lang kami ng mga modules or nagpe-play na lang kami, nagpe-print out kami ng modules para yun ang gagamitin ng mga bata sa bahay sa tulong ng kanilang magulang. Hindi na namin makikita yung mga bata ngayon na school year. Ako si Robby Carty Soriano, nakatira sa Bersolo Street, Osias, Kabakan, Cotabato. Ako ay 17 taong gulang na at ako ay nag-aaral sa Ateneo de Davao University Senior High School. Ako ay kompleto sa learning materials, lalong-lalo na ang laptop and wifi. Dahil ito ang mga requirement na makapag-aral sa online class. Nahihirapan din ako sa ganitong sitwasyon dahil hindi madaling mag-adjust sa ganitong uri ng klase. Siguro sa kasanayan namin ng face-to-face na uli na pagklase, naisip ko pa rin mag-aral dahil sayang ang panahon at ang pera dahil hindi hadlang ang pandemyang ito na mahinto ang pag-aaral. Hindi hadlang ang kahirapan na hindi makapagtapos ng pag-aaral dahil maraming mga successful na tao ang nakapagtapos na kahit kapos sa pera. Pangalawa, hindi madaling maabot ang mga pangarap kapag hindi ito pinaghirapan. At panghuli, hindi hadlang ang pandemyang ito na hindi magpatuloy sa pag-aaral dahil bigyan pa rin tayo ng oportunidad ng ating mga magulang at ng DepEd. Ako si Kaylin S. Gambala, nakatira sa Kabakan, Purokdos. Siyam na taong gulang. Grade 4 na po ako ngayon. Ang nagtutulong po, nagtutulog, kumakain at naglalaro na lang po sa bahay. Nag-face shield kapag nalabas or face mask. Hindi na po kami basta-basta magkakalabas. Okay lang po para mas safe. Kapag po lalabas kami, magkakaroon kami ng virus. Ngayong panahon ng pandemya, marami tayong matutunan sa mga nangyayari. Kasalukuyan natin iniangkop ang ating mga sarili para sa ating tinatawag na new normal. Marami sa atin ang nahihirapan, tayong mga kabataan at lalong-lalo na ang mga magulang natin na pilit tayong sumusunod sa biglaang pagbago ng panahon. Ako, si Ella Fiona Tindairit, mga kwento ng katatagan at pag-asa sa gitna ng pandemya. Kasalukuyang nagsasabi na tayong mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga kabataan tulad ko ay kailangang lumaban at magpakatatag sa mga darating pa na hamon sa ating buhay.